This is Shadow Wars. We listen. We tell. We inspire. This is our domain. Good morning. Magandang umaga sa lahat. Magkuhara po ng Christmas. Marunong sila magsinungaling. Baka hindi ko nila ang kinina. Si Pedro Arnado ito mula sa Southern. Batbat ko ngayon ang personal at political ko nga karanasan ng buhay ko pagkasapi ko sa Partido Komunista ng Pilipinas. Nakoneksyonan ako ng Partido Komunista ng Pilipinas 10 pa ang edad ko, 1979 pa pagpahimusla nila. Bisaya ako, Bisaya. Taga Mindanao, taga Davao. Kung hindi ko ipatunay na Bisaya ako, magsinungaling sila. Sigurado ko nga sabihin nila, hindi yan si Pedro, hindi yan totoo. 10 pa ang edad ko, na koneksyonan ako ng Partido Komunista ng Pilipinas, wala akong makaaral. Sabi ng NPA, ang pagkawala ni Mukaral, pagka-inutil ng government. Wala kaming lupa, sabi ng NPA. Kayo wala yung lupa, pagka-inutil ng government. Lahat ng isabi ko, inutil ang government, sabi ng NPA. Sa Sarangani Province, naglipat kami sa North Cotabato. Pag dating namin sa North Cotabato, maraming armado, mga NPA. Nagsaka ako. Hanggang nag 14 years ako, binigyan ako ng responsibilidad bilang leader ng mga magsasaka. Na-raise ako ng kandidato membro 2007, full member ako ng Partido Komunista ng Pilipinas 2013. Pero pagpasok ng, habang ako kilusang magbubukid ng Pilipinas sa Southern Mindanao Region, members ako ng Committee Mindanao. Southern Mindanao SMRC, Southern Mindanao Region Committee, members ako. Ang collective ko doon, mga armadong New People's Army. Ipapatunay ko na sa wala pang bulan ng October, bago i-declare ng eleksyon ngayong taon, halimbawa 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 na mga eleksyon, before October, ipapatawag kami ng armado sa Mindanao, armado na sa region, armado sa front. Papatawag kami, mag-iskot kami ng electoral. Sabi nila, pumasok tayo ng eleksyon ngayon, ang organisasyon natin ay mahirap, maglikom tayo ng pundo. Before eleksyon, makalikom tayo ng pundo. After eleksyon, makalikom tayo ng pundo. Kasi ang eleksyon nito, habang nakaupo na mga nominee natin, ang matanggap nila sa allowance nila, 2,000, tulad sa amin, 2,000. Magkano ngayon ang sweldo ng congressman? Sa aktual, mga 100 dito, minus 2,000, malaking pira ang pumunta ng mga front sa partido. Pumunta sa front. Sabi ng mga kadre ng Southern Mindanao Region, sa Mindanao, maraming mga front. Kailangan ng tulong natin kasi walang minahan, walang laging, walang kontraksyon, walang mga malaking business. Tulad ng Front 55, tulad ng Front 57, tulad ng Front 74, tulad ng Front 15 ng Mindanao. Ang mga budget dito, ang mga budget doon, kinuha dito sa ating mga kongresista. Ang katotohanan, Dito sa taas, pababa sa Mindanao.
mula kami sir mag meeting, resulta sa aming meeting, makaplano doon ang assembly ng anak pawis dito sa Central Political Center, sabi nila. Ang Manila ang political center, dito natin ipaganap ang Luzon, Visayas, ang Mindanao. Pupuntahin natin ang mga magsasaka, lumad, urban poor, manggagawa. Tapos, doon pa lang sa armado, nandun na ang mga pangalan sa mga nominee. Pag-abot sa assembly, pagdating namin sa assembly, basahin na lang. At pa-isa-isa sa kamay, sa propose na nag-eleksyon tayo bilang legal na organisasyon sa Kilusan. Noong 2016, pag numini na biruan ni Ariel Casilao, nga taga Mindanao, taga Davao, pag 2019, natalo na ang anak pawis. Kasi sa tingin ko, mahaba ng kamulatan sa mga magsasaka, lumad, urban poor, at manggagawa at maging isla. Pedro, sino ito si Ariel Casilao at mayroon ding wanted ngayon na Eric Casilao na 8 million ang reward sa kanyang ulo bilang remaining leaders ng teroristang grupo, CBP, NPND, at ano ba nilang relasyon at ng anak pawis? Si Ariel Casilao, may magulang siya na Eric Casilao. Kapatid niya ni Ariel Casilao na dating karelasyon ni Bing Hernandez na taga UP, nandun sa Mindanao, doon sa North Cotabato, na raid na sa tropa, namatay sa Arakan, at ipamukha sa organisasyon. Nagpunta lang si Bing Hernandez sa oil palm na itanim sa mga businessman doon, ayaw sa mga magsasaka. Sabi ng NPA, ayaw sa mga magsasaka. Pero ang magsasaka ang tanungin, gusto nila. Napatay si Bing Hernandez, nagrelasyon ni Eric Casilao, nag-asawa siya ni May Vargas, nga taga Luzon, nga ngayon siya ang nangasiwa ng Regional Peasant Bureau. Si Eric Casilao. Hindi sila nagkaintindihan, si May Vargas bilang asawa niya, nagbaba ngayon si May Vargas, nandun na sa Davao si May Vargas, iwan niya si Eric Casilao doon sa unit. Si Eric Casilao ngayon, nandun sa bayan ng New Bataan. 28 long arms nila ngayon, sabi ni Jung Monson. At March 6, nagbaba si Jung Monson. NPA sila, NPA. Si Ariel Casilao, number one nominee sa 2016 hanggang 2019. Wala sila naka-coop up sa 2% botos ng party list. Hindi siya nakaupo, pero naglipat siya ngayon sa union ng mga manggagawa sa agrikultura, kung UMA. Siya ngayon ang general secretary ng UMA. So, malinaw, nandito ako ngayon, kasama ko ang si Ma'am Loren, ng sekretary ng ILCAC, si Piskal, si Sir Joel, at mga former rebel na habang karanasan sa bundok. Totoo kaming magsabi nga ang party list anak pawis, basbas ng Partido Komunista ng Pilipinas, basbas na Dumas Hison bilang propesor ng Communist Party of the Philippines. Ibig sabihin, wala kami nagsinungaling, totoo yun ang sinasabi namin. Alam namin nga magsinungaling kayo kung nandun na tayo sa korte. Yun ang maraming salamat po. This is Shadow Voice. Listen. We listen. We inspire. This is